sa ating mga mainit na balita ngayong tanghali. Pag-alis ng mandatory face shield policy, ikukonsidera ng IATF kung irerekomenda ng Metro Manila Council. Ngunit mas malawak na vaccination coverage, dapat muna may sagawa bago ito alisin ayon sa DOH. Listahan ng mga bansang bibigyan ng COVID-19 vaccine ng Estados Unidos, inilabas na Pilipinas kabilang sa mga mapagkakalooban ng vaccine donation. Pagtakbo sa ibang posisyon ng incumbent president pagkatapos ng kanyang termino, hindi labag sa saligang batas ayon sa ilang eksperto. Mga pulis sa National Capital Region, sisimulan ng gumamit ng body camera sa kanilang mga operasyon ngayong araw. Japan tumutulong sa Philippine Coast Guard kung papaano maipatutupad ang international law sa karagatang sakop ng Pilipinas. At Bagyong Dante nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Magandang tanghali mga kasambahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, June 4, 2021. Ang atin pong Radio TV Mobile Booth ay kasalukuyang naririto sa Welcome Rotunda sa Quezon City para sa ating balitaan ngayong araw. At una sa mga balita ngayong tanghali. Posibleng ikonsidera ng Interagency Task Force na baguhin ang face shield policy kung irerekomenda ito ng Metro Manila Council. Ngunit para kay Health Secretary Francisco Duque III at sa Department of the Interior and Local Government o DILG, kailangan munang mas mapalawak pa ang vaccination coverage sa bansa bago alisin ang mandatory face shield policy. Narito ang report ni Aiko Miguel. Sana silipin muli, aralin muli, desisyonan sa lalong madaling panahon kung kailangan pa ba natin pagastusin ang taong bayan ng face shield. Ito ang panawagan ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso noong Miyerkules. Ayon kay Yorme, kung maaari ay ang mga nasa ospital na lamang ang magsuot ng face shield upang makabawas sa gastusin ng taong bayan. Tugon ng tagapagsalita ng Malacanang, ikukonsidera ng Interagency Task Force na baguhin ang pulisiya sa pagsusuot ng face shield. Nakikinig naman po ang ating IATF. I'm sure narinig ng IATF ang rekomendasyon ni Mayor Yorme, at kung ito po ay magiging rekomendasyon ng lahat ng mga mayor sa Metro Manila, talagang pinakikinggan naman po ang ating mga implementers dahil sila po nagpapatupad ng mga IATF policies. Subalit nanindigan ang Malacanang na may basehan sa science ang paggamit ng face shield kasama ang face mask at social distancing upang maiwasan ang hawaan ng COVID-19. Para kay Health Secretary Francisco Duque III, hindi pa napapanahon na tanggalin ang face shield sa mga pampublikong lugar. Sa ipinadala nitong mensahe, sinabi ng kalihim na maaari lamang itong ikonsidera kapag naging malawak na ang vaccination coverage ng Pilipinas. Sa ngayon ay mababa pa ang bilang ng fully vaccinated sa bansa. Dagdag pa ng kalihim, maraming siyentipikong ebidensyang nagpapatunay na ang pagsusuot ng face mask, face shield at pagsunod sa physical distancing ay nakakapagdulot ng 95% na proteksyon kontra COVID-19 sa isang individual. Ipinaliwanag din ni Dr. Althea de Guzman ng DOH Epidemiology Bureau na may pagtaas pa rin ang COVID-19 cases sa ibang mga lugar sa bansa gaya sa Region 2, Visayas at Mindanao Region, kaya't hindi pa napapanahon na pahintulutang magtanggal na ng face shield ang mga Pilipino. Alam po, hindi madali, hindi convenient po yung naka-face shield ka, lalo na ako, may salamin pa ako. Pero I think these are yung mga kailangan talaga sa ngayon, no? Let's adhere and let's comply because these are necessary to protect ourselves and to also protect nasa bahay natin at nasa workplace natin from getting ill.
Ayon pa kay Dr. De Guzman, hindi rin sapat na dahilan na fully vaccinated ang isang individual para payagang wag nang magsuot ng face shield gaya ng sitwasyon sa ibang mga bansa. Tayo, kailangan muna mapababa talaga natin yung kaso, yung transmission rate na sinasabi natin. At the same time, no, we want to further increase yung coverages natin, not just of the whole population, but especially yung mga priority groups na natin, ng healthcare workers, the senior citizens, and yung ating mga main comorbidities, no, para after we've achieved certain milestones, then we can review, no, kung meron na ba tayong pwedeng i-revise, no, sa ating current na minimum public health standards. Maging ang Department of the Interior and Local Government, sang-ayon sa DOH na kailangan munang mabakunahan ang mas maraming Pilipino bago alisin ang mandatory face shield policy sa bansa. Hindi pa po siguro panahon para tanggalin ang face shield. Wala pa po tayo sa level na tinatawag nating herd protection, no, or yung kinatawag natin public protection na makukuha natin pag umabot na tayo sa 50 million vaccination. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, umapila si Senate President Vicente Soto III sa Interagency Task Force na tanggalin na ang pulisiya ukol sa 14-day mandatory quarantine sa mga biyaherong pumapasok sa Pilipinas kung fully vaccinated na mga ito laban sa COVID-19. Pero ayon sa mga kanyang, pag-uusapan pa ito sa pagpupulong ng Interagency Task Force bago madesisyonan ang suwestyon ng senador. Narito ang report ni Marvin Calas. Wala nang saysay ang pagka-quarantine kung kumpleto na sa bakuna laban sa COVID-19 ang isang biyahero. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, mababaliwala lamang ang layo ng pagbabakuna kung kinakailangan pa rin sumailalim sa 14-day quarantine ang isang taong nakatanggap na ng dalawang doses nito. Earlier, I called on the IATF and DOH to possibly remove the 14-day quarantine on fully vaccinated persons entering the Philippines as long as health standards are followed. Why do we fully vaccinate people if they have to still do the 2-week quarantine when traveling to the Philippines? It doesn't make sense. It defeats the purpose of vaccinating so we can open the economy. Vaccinated investors won't be enticed to come because they have to quarantine. Even our fellow, even Filipinos who are already vaccinated are having second thoughts. Wala pang opisyal na tugon ang Malacañang ukol sa apela ni Senator Soto. Pero sa isang text message, kinumpirma ni Presidential Spokesperson Harry Roque na kasama ito sa magiging agenda sa susunod na pagpupulong ng Interagency Task Force. Nauna nang ipaniliwanag ng Department of Health na hindi naman 100% ang proteksyong maibibigay ng mga bakuna laban sa COVID-19, kaya't mahalagang masunod pa rin ang iba pang health and safety protocols. Samantalang suportado naman ng Bureau of Immigration ang panukala ng Department of Tourism na green lane para sa mga foreigner na fully vaccinated. Layo nito na mabigyang prioridad ang mga dayuhan na nakakumpleto na ng dose ng COVID-19 vaccine na pupunta ng Pilipinas. Sa isang pahayag, naniniwala si Immigration Commissioner Jaime Morente na malaking bagay ito para muling buhayin ang turismo sa Pilipinas at para mabigyang muli ng trabaho ang mga manggagawa sa sektor ng turismo. Marvin Calas, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala pang tiyak na bilang at petsa sa susunod na supply ng COVID-19 vaccine na ibibigay ng pamahalaan sa Marikina City. Sa kabila nito, tiniyak naman ng Marikina LGU na nakahanda ang lungsod para sa mass vaccination ng mga nasa A4 priority group. Narito ang report ni Asher Kadapan Jr. Naghihintay na lang ang Marikina City ng supply ng bakuna contra COVID-19 para sa mass vaccination ng A4 priority group na nakatakdang magsimula sa Lunes, June 7. Ayon kay Mayor Marcelino Todoro, nangako ang national government na makatatanggap sila ng patuloy na supply ng bakuna. Ngunit hindi pa nila alam kung sasapat ito sa kanilang pangangailangan. Wala pang definite na araw, wala pa rin namang
eksaktong bilang na sinabing na darating, bilang ng bakuna na darating. Ang binigay ay general commitment, general assurance na may bakuna na pwedeng magamit kapag nagsimula na ang vaccination ng A4 category. Sa tala ng Marikina City Government, nasa 50,000 na ang mga essential workers at indigent citizens na nagparehistro online para sa vaccination program. Ngunit ayon kay Dr. Antonio Llabres, logistic head ng Marikina City Task Force COVID-19, mayroon pang nasa 16,000 senior citizens na kailangan munang maunang bakunahan. Kahit mag-A4, ang priority pa rin ay A2. So sila pa rin ang uunahing bigyan. Hindi naman kasi lahat ng... Wala pang LGU for that matter na nakaka-achieve na mabakunahan ang lahat ng ito. Tiniyak naman ng Marikina City LGU na nakahanda ito para sa mass vaccination. Aabot sa 6,000 to 8,000 ang kayang mabakunahan sa mega vaccination site ng lungsod. Bukod pa rito ang 10 vaccination sites na patuloy na inihahanda ng LGU na kayang magbakuna ng karagdagang 1,500 Marikenyo kada araw. Ang nakikita na lamang na hamon nito ngayon ay ang supply ng COVID-19 vaccine sa lungsod. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mula sa 14-day mandatory quarantine, pinaikli na sa 7 araw ang facility-based quarantine ng mga fully vaccinated passengers na darating sa Pilipinas. 2 o 4 na linggo pagkatapos ang 2-dose series o single-dose vaccine ang mga ikinokonsiderang fully vaccinated. Kinakailangan nilang magpresenta ng vaccination card sa Bureau of Quarantine sa kanilang arrival. Sakali namang magpakita ng sintomas ng COVID-19 habang nasa quarantine ang isang fully vaccinated individual, sasailalim ito sa RT-PCR test. Subalit kung hindi naman at matapos ang 7-day quarantine, bibigyan ito ng quarantine certificate ng Bureau of Quarantine kung saan naka-indicate din ang vaccination status nito. Ipinahayag na ng Estados Unidos sa mga bansang bibigyan nila ng donasyon ng COVID-19 vaccines. Kasama sa listang inilabas nito ang Pilipinas. At mula sa Quezon City, may live report si Aiko Miguel. Aiko, nabanggit ba kung gaano karaming bakuna ang ibibigay sa Pilipinas at kung anong brand? Sir, wala pang datos na ibibigay sa bansa maging sa Department of Health kung ilan yung ibibigay na bakuna at kung anong brand ng COVID-19 vaccines ang idodonate nga ng bansang Amerika sa Pilipinas. Ayon ba sa DOH, naghihintay din sila ng impormasyon mula sa Bureau of International Health kung kailan darating ang mga ito. Ang naturang Bureau ng DOH ang nakikipag-ugnayan sa ibang mga bansa kaugnay sa relasyon ng COVID-19 vaccine. Sa inisyal na impormasyon, na inanunsyo naman ng Amerika, 80 million doses ang ibibigay ng US sa mga bansa nitong katapusan ng Hunyo. Nasa 19 million dito floor ang ibibigay para sa COVAX facility at tinatayang 7 million naman ang ilalaan para sa mga bansa sa Asia at ilan pang mga bansa kabilang nga rito ang India, ang Pakistan, Vietnam, Thailand, Malaysia, ang Pilipinas at iba pa. Nakaantabang tayo sa mga karagdagang impormasyon na iulat ng health authorities kaugnay nga nitong mga COVID-19 vaccine donations na manggagaling sa bansang Amerika. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat, Aiko Miguel. Umulong ang Japan sa Philippine Coast Guard kung papaano maipatutupad ang international law sa karagatang sakop ng bansa. Mula sa Rizal, may report si Nel Maribohok live. Nel, ano ang kahalagahan ng impormasyong ibinahagi ng Japan sa Pilipinas sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea? Yes, aga, malaking bagay para sa Philippine Coast Guard. Ito may sinagawang online lecture ng Japan International Cooperation Agency at Japan Coast Guard ukol sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Sa kalagitnaan nito ng pagpapalakas ng pagpapatrolya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa PCG, layo nito na mas mapalalim pa ang pagkaunawa ng PCG personnel sa international law at pagpapatupad ng maritime security sa karagatang sakop ng Pilipinas.
ayon kay Captain Kentaro Furuya ng Japan Coast Guard Academy, ang pagpapatupad ng Maritime Law Enforcement Operations sa Exclusive Economic Zone ay dapat nakabatay pa rin sa international law kung walang domestic law na sumasakop dito. Binigyan din naman ni Kenji Corunaman ng JICA na patuloy nilang binomonitor ang maritime illegal activities sa mga coastal states, lalo na sa Pilipinas kung saan malaki ang bahagi nito sa pagdaloy ng kalakalan sa Southeast Asian region. Mapapanatili lamang anya ang kapayapaan sa riyon kung patuloy ang pagpapatrolya at surveillance na naaayon sa patakaran at regulasyon ng UNCLOS. Ayon sa PCG, patuloy ang pagtulong ng Japan sa bansa sa financial assistance para sa pagbili ng 10 44-meter multi-role response vessel at isang 94-meter na MRRV. Malaking tulong anya ito upang mapalakas pa ang kapabilidad nito na magpatrolya sa teritoryong sakop ng bansa. Aga. Maraming salamat, Nel Maribuho. Samantala, alamin naman natin ang update kaugnay ng Bagyong Dante mula kay Mon Hokson na nasa UNTV Weather Center. Go ahead, Mon. Yes, Joanne, nakalabas na ng Philippine Air Responsibility o ng PAR ang Bagyong Dante dakong alas 2 ng madaling araw kanina. Pero batay sa forecast ng PAGASA, posibleng bumalik muli ang sentro ng Bagyong Dante sa PAR mamayang hapon bago tuluyang mag-landfall sa may southern portion ng Taiwan. Inaasahan naman na muli itong lalabas ng Pilipinas bukas. As of 4 a.m. kanina o 11 a.m. kanina na mataan ng bagyo sa layong 285 kilometers hilagang kanlurang bahagi ng Lawag City sa Ilocos Norte. Taglay ang lakas ng hangin na nasa 65 kilometers per hour at pagbugso na 80 kilometers per hour. Walong beses na naglandfall ang Bagyong Dante, ang pinakahuli dyan sa may kalatagan Batangas alas 8 kagabi. Magiging maulap pa rin ang panahon sa ilang bahagi ng Luzon pero improved weather na po ito kumpara kahapon. Sa ngayon, wala na nakataas na storm signal sa Pilipinas ayon yan sa PAGASA. Samantala, patuloy na binabantayan ng PAGASA itong low pressure area na namataan 350 kilometers silangan ng Virac-Catanduanes. Ayon sa PAGASA, mababa ang posibilidad na maging bagyo ito at walang direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Yan muna ang ating weather update. Balik sa iyo, Joanne. Maraming salamat, Mon Hokson. Naibalik na ang supply ng kuryente sa 6 na bayan na naapektuhan ng Bagyong Dante. Samantala, namahagi ng tulong ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga mangisdang napinsala ang mga bangkang pangisda dahil sa bagyo. Mula sa Masbate, may report si Jerry Galicia live. Jerry, ano-anong mga ayuda ang ibinigay ng BFAR sa mga mangingisda dyan? Flor, bangkang pangisda, lambat at fingerlings ang ayudang inihanda ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para doon sa mga mamalakaya na napinsala ang kabuhayan dahil sa Bagyong Dante. Simula pa kahapon ng hapon, naibalik na ng Masbate Electric Company ang supply ng kuryente sa 6 na bayan na naapekto ng pananalasa ng Bagyong Dante. Ito ang mga bayan ng Kataingan, Esperanza, Palanas, Placer, POV Corpus at Mandaon na halos 2 araw na nakakaranas ng brownout dahil sa bagyo. Mamamahagi naman ng tulong o ayuda ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Masbate sa mga mamamalakayang napinsala ang mga bangkang pangisda, partikular sa Maulingon, Mandaon, Masbate na hinampas ng malakas na alon dulot ng malakas na hangin hatid ng Bagyong Dante. Nagsasagawa na ng validation ng BFAR Masbate ang LGU sa mga mangisda na pinsala ang kabuhayan. Mamamahagi ng bangkang pangisda at lambat ang BFAR depende sa damage ng mga nasira ng bagyo. Naghahanda din ang BFAR ng fingerlings sa mga apektadong palaisdaan pero isasailalim din ito sa validation ng mga teknisya ng BFAR. Wala pang natatanggap ang PDRMO mula sa mga LGU na mga ulat sa pinsala ng Bagyong Dante sa infrastruktura at agrikultura. Yan muna ang latest mula sa Masbate. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat, Jerry Galicia.
Nag-inspeksyon ang Department of Environment and Natural Resources sa mga daungan ng barko sa Navotas at Maynila. Kumuha ang mga ito ng water samples upang malaman kung may polusyong nagmumula sa mga barko na maaaring makaapekto sa rehabilitasyon ng Manila Bay. Mula sa Maynila, may report si JP Nunez live. JP, kailan malalaman ang result nitong pagsusuri ng DENR at ano ang gagawing aksyon nila no sakaling mapatunayang may kontribusyon ang mga barkong ito sa polusyon? Aga isang linggo, posibleng malaman itong resulta ng water sampling na isinagawa ng Department of Environment and Natural Resources katulong ang Philippine Coast Guard dito sa mga daungan ng barko sa Navotas at sa Maynila. At kapag mataas ang fecal coliform at metal pollution na makukuha dito sa mga water sample ay posibleng ipatawag ng DENR ang mga private company na nagmamay-ari sa mga barko at pagpapaliwanagin. May ilan sa mga sea vessel sa daungan ng barko sa Navotas ang naobserbahan ng DENR na direktang napupunta sa dagat ang mga kalawang na nanggagaling sa kinukumpuning mga barko. Sa Delpan sa Maynila naman ay kinausap ang mga kapitan ng barko ukol sa kanilang paraan ng pagtatapon ng dumi upang maisaayos ng ahensya at mailagay sa tamang pamamaraan dahil may ilan pa rin sa paligid ng mga barko ang nakitaan ng mga basura. Nagsagawa ng water sampling para malaman kung gaano kataas ang fecal coliform sa lugar. Sa water sampling aalamin kung ng ahensya kung gaano kataas ang contributory factor nitong pagtatapon ng kalawang sa dagat o ng mga basura ang nagdudulot ng pollution sa tubig. Ayon kay DENR Undersecretary Benny Antiporda, ito ay isa sa kanilang hakbang kaugnay ng Manila Bay Rehabilitation Project. Anya, kahit pa kasi magsagawa ng rehabilitasyon ang DENR sa Manila Bay, kung may mga lugar naman sa malapit ang magdudulot ng pollution sa dagat, ay masasayang lang din ang pondong inilalaan ng gobyerno. Makikipag-ugnayan ang ahensya sa lokal na pamahalaan ng Navotas upang solusyunan ang problema. Samantala, aga ang mga kapitan naman dito sa Delpan sa Maynila, yung mga kapitan ng mga cargo vessel ay nangako sa DENR na makikipagtulungan sila upang mapanatili yung kalinisan dito sa karagatan. Samantala, yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, aga. Okay, maraming salamat, JP Nunez. Pinapanukala ng ilang senador na magdagdag ng polling precincts at gamitin na ang mga covered court at multi-purpose hall para sa darating na halalan upang maiwasan ang COVID-19 transmission. Bukas naman dito ang COMELEC, ngunit nakakamba ang komisyon na kukulangin ang vote counting machines. Narito ang report ni Harlene Delgado. Muling tinalakay ng Senate Committee on Electoral Reforms ang magiging sistema sa 2022 elections sa gitna ng patuloy na banta ng COVID-19. Kasama sa mga inaasahang pagbabago ay ang mas mahabang voting hours at limitadong bilang ng mga botante na papasok kada polling precinct. Pero duda si Senator Cynthia Villar kung kakayaning matapos sa isang araw ang botohan dahil mas mahaba na ang proseso dahil sa pagpapatupad ng health protocols. Suwestyo ng senadora, dagdagan na ang mga polling precincts at gamitin ang mga open space gaya ng multi-purpose halls. Dapat damihan nyo na lang ang election precinct at election places para huwag magkagulo. Kasi magkakagulo yan. Baka hindi bumoto mga tao. Matapos.
Bukas naman ang Commission on Elections sa pagdaragdag ng presinto, pero ang problema, kukulangin sa vote counting machines o VCMs. Ang limitadong VCMs din anila ang dahilan kung bakit mapipilitang ibalik sa 1,000 ang bilang ng mga botante kada clustered precinct kumpara sa ginanap na plebisito sa Palawan kung saan pinakamarami na ang 200 botante. Mahigit 97,000 VCMs ang pinarefurbish ng COMELEC para sa 2022 elections. May time pa naman bumili kaysa ma-postpone ang election. Correct. At magkagulo election. Bumili na lang. We will bring that matter to the steering committee kasi kailangan ng policy yan. And of course, yung process ng pagbili for election of BCMs and of course, yung process ng bidding and the availability of funds. Dagdag ng COMELEC, ginagawa na ang inventaryo sa mga open space na maaaring gamitin bilang voting centers upang mabawasan ang bilang ng mga dadagsang tao sa mga pampublikong eskwelahan. Jorlyn Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala naman ang ilang eksperto na hindi labag sa saligang batas kung ang isang pangulo ay tatakbo sa eleksyon para sa ibang mas mababang posisyon sa pamahalaan pagkatapos ng kanyang termino. Narito ang report ni Dante Amento. Panunuya, hindi kasang-ayon sa intensyon at labag sa saligang batas. Ito ang pananaw ng law professor at isang bayan convener na si Attorney Howard Calleja. Kasunod ng inilabas na resolusyon ng partido ng Pangulo na PDP Laban upang himukin si Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo sa pagka-vice presidente sa 2022 elections. Ayon kay Attorney Calleja, malinaw anya sa Article 7, Section 4 ng 1987 Constitution na ang isang pangulo pagkatapos ng 6 na taon niyang termino ay hindi na eligible o karapat-dapat sa anumang muling paghahalal o re-election. Ito na ang pinakahuli sa kanyang karera sa politika. Ang gusto nga nito ay minsan ka lang maging presidente, hindi ka na pwedeng umulit. Yan ang spirit niya. So how did the framers think about that? Sabi nga nila, any re-election. Wala naman kasi sigurong nakaisip na yung presidente biglang bababa sa vice presidente. But again, we have to look at it at the intent and the spirit, no? If it would go there to circumvent, I think then that would defeat the purpose of the Constitution. Pero iba ang interpretasyon ni Attorney George Erwin Garcia, dean ng College of Law ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, hinggil sa sinasabing ito ng Konstitusyon. Paliwanag ni Attorney Garcia na ang talagang intensyon ng mga gumawa ng Konstitusyon ay bawal tumakbo sa kaparehong posisyon sa pagkapangulo sa kasunod na eleksyon. Doon ko na-appreciate yun, nung lalong pag-aralan ko yung provision na yun, noon, na it refers only to the position of president. Kasi otherwise, nilagay sana ng ating framers ng Constitution that the president is not eligible to any re-election to any other position. Inihalimbawa pa nito si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na pinayagan pa rin makatakbo sa ibang posisyon bilang kongresista. Sang-ayon naman dito ang political analyst na si Ramon Casiple. Pero kung tatakbo sa ibang posisyon, pwede. May unang nakagawa ng ganyan si President Gloria Macapagal Arroyo, ano? Nung hindi na sa presidente, tumakbo bilang congressman. Binigyang diin ni Attorney Garcia, hangga't hindi sinasabi ng Korte Suprema na bawal nang tumakbo sa mababa na pwesto ang isang pangulo na tapos na ang termino, makatarungan pa rin paniniwalaan na legal ito. Sa bandang huli kasi ang magiging tanong, it may be immoral to a certain extent or it may not be proper sa tingin ng madaming tao, ilang tao, pero is it legal? Yung kasi ang lagi namang katanungan, 'di ba? Yung issue ng morality, issue ng properness. Yan kasi ay subjective, depende yan sa bawat taong tumitingin. Pero yung legality ay iisa lang yan, lalo pa pag na-interpret at nagkaroon ng interpretasyon ng ating Supreme Court. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yes,
Inihayag ng Malacañang ang mga pinagpipiliang suportahan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkapangulo sa 2022 national elections. Alamin natin kung sino-sino sila sa report ni Rosa Licoz. Presidential daughter at Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, Senator Manny Pacquiao, dating Senator Bongbong Marcos, Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso at Senator Bongo. Ito ang mga pangalang binanggit ng Malacañang sa mga opsyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na suportahan kung tatakbong presidente sa 2022 national elections. Subalit nilinaw ng palasyo na wala pang desisyon ng Pangulo kaugnay nito. Hanggang ngayon din, ayaw pa rin umanong patakbuhin ng punong ehekutibo ang kanyang anak sa pinakamataas na posisyon sa bansa at wala pa rin desisyon si Mayor Inday Sara. Alam niyo ba, talagang nung kinausap ko siya dyan, wala pa po siyang desisyon. Meron lang mga options talaga siyang sinabi. No? At as of now, siguro nakatutok pa rin ang presidente po dito sa pandemya sa bakuna. Nagsimula na rin suyuin ng mga politiko si Mayor Duterte. Kahapon, nagtungo sa Davao City si dating Defense Secretary Gilbert Gibocho Doro Jr. upang makipagpulong sa alkalde. Sa mga Facebook post ni dating Camarines Sur Representative Rolando Andaya Jr., makikitang kasama si Teodoro sa eroplano at inilarawan niyang kanyang Vice President at patungo sila upang makapulong umano ang kanilang presidente. Sa caption, nakalagay ang done deal folks. Samantala, naniniwala ang palasyo na hindi illegal na tumakbo sa pagka-vice-presidente si Pangulong Duterte sa paparating na halalan. Kasunod ito ng resolusyong ipinasa ng PDP Laban para kumbinsihin ang chairman nitong si Pangulong Duterte na tumakbo bilang vice president. Sa ngayon, pinag-iisipan pa ito ng Pangulo. Kung pinagbabawal po ang presidente na tumakbo ng VP, dapat sinulat po yan. No? Nagkaroon ng teksto sa ating saligang batas na nagpapabawal dyan. Pero since wala pong prohibisyon, it must be allowed. Sa kabila naman na nangyaring tensyon sa partido politikal ng presidente, ayon sa Malacañang, walang nakikitang problema sa partido ang presidente at nananatili pa rin presidente ng partido si Senator Manny Pacquiao na pumalag laban sa ipinatawag na National Council meeting ng PDP Laban. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muli namang dumepensa si Energy Secretary Alfonso Cusi sa aligasyong inuuna nito ang politika kaysa usapin ang power supply sa bansa. Gayunpaman, humingi ito ng paumanhin dahil sa naranasang rotating brownout sa Luzon. Sa ngayon ay balik na sa normal ang supply ng kuryente sa rehiyon. Narito ang report ni Rosalie Cos. Nagkataon lamang ayon kay Energy Secretary Alfonso Cusi na magkasabay ang nangyaring National Council meeting ng PDP Laban na kanyang pinangunahan at ang nangyaring breakdown ng power plants na nagresulta ng rotational brownout sa Luzon at Metro Manila. Humingi ng paumanhin ang kalihim kaugnay ng nangyaring power outages. Itinanggi rin niya na pinabayaan niya ang suliranin sa supply ng kuryente sa bansa. It doesn't mean na napapabayanan po because I have I'm not the only guy that is running DOE, you know. And I trust my team. I trust the DOE people addressing the situation. And saka the policies have been laid out already. This is a question of enforcement na lang po, no? So wala pong relasyon yung pag-meeting sa Cebu, that is another function. And I can do jobs with all the technology that we have today. We can perform more, no? Ayon sa kalihim, sa huling 5 taon ngayon lamang umano nagkaroon ng rotational brownouts dahil sa kakulangan ng power supply matapos ang sabay-sabay na pagkasira sa 4 na malaking power plants. Nagkaroon man ng aberya sa mga nakalipas na panahon, ito ay dahil umano sa ibang technical issues tulad ng epekto ng bagyo. Ipinagmalaki rin ng kalihim ang naidagdag na kapasidad sa supply ng kuryente sa bansa. Over the 5 years po, under this administration, 30% of the capacity has been increased. Tumatanda rin po yung mga power plants, no? Yung mga tumatanda power plants, nangangailangan din po ng mas mahaba-habang maintenance. Ayon kay Cusi, sa ngayon normal na ang supply ng kuryente bagaman tinututukan pa rin ang ibang plantang hindi pa naibabalik sa normalang operasyon.
Humingi na rin ito ng tulong sa Energy Regulatory Commission at Philippine Competition Commission upang imbestigahan ang mga alegasyong may pananabutahe umano sa nangyaring failure sa mga power plant na nagresulta sa rotational brownout sa Luzon at Metro Manila. Upang matiyak naman ang energy security lalo na sa susunod na taon kung kailan isasagawa ang halalan at inaasahang magtutuloy-tuloy pa rin ang malawakang pagbabakuna kontra COVID-19, patuloy ang pagtataguyod ng administrasyon sa pagkakaroon ng energy mix at pagtatayo ng mga karagdagang power capacity. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kaugnay na balita, dinidinig ngayon sa Kamara ang naranasang problema sa supply ng kuryente sa Luzon sa mga nakalipas na araw. At mula sa Caloocan City, may report si Ray Pelayo, live. Yes, Ray, ano-anong mga particular na issue na ang natalakay sa pagdinig ng Kamara ngayong umaga? Joan, unang nagpaliwanag si Energy Secretary Alfonso Cusi sa pagdinig ng House Committee on Energy. Ayon sa opisyal, may sapat naman na supply ng kuryente sa bansa. Subalit, nagkasabay-sabay lamang niya yung pagtaas ng demand, lalo na nitong June 2 and 3 dahil sa mainit na panahon at pagbagsak ng ilang planta. At ang ibaan niya sa mga planta ay matatanda na kaya't kailangan ng mas madalas na maintenance. Nakadagdag din sa delay ng maintenance ng mga planta yung di agad pagdating ng mga spare parts at technical people dahil na rin sa pandemya. Sa presentasyon naman ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, mula Setyembre pa lang ay nagsasagawa na sila ng pag-uusap kasama ang DOE dahil nga sa nakikita nilang maaaring maging problema sa supply ng kuryente. Sa panayam natin na kay ERC Chair Agnes De Venedera bago ang pagtinig, ay sinabi nito na nasa 35 generation companies na ang kanilang pinagpapaliwanag dahil sa pagdami ng mga unplanned outages mula Enero hanggang Abril ngayong taon. 13 anya sa mga ito ay sumagot na at ang ilan ay ang dinadahilan nga yung pagiging matanda ng mga planta at delay ang mga parts at mekaniko. Narito ang bahagi ng ating panayam kay ERC Chairperson Agnes De Venedera. Kung wala namang mabibigay na ebidensya, ay hindi naman namin pwedeng tanggapin yung ganon. So ang nararapat na kaparusahan ay kailangang ipataw namin. Ayon din kay De Venedera, makakailangan ng isang batas para matugunan naman yung kahilingan ng laban consumer na i-refund na lamang sa mga consumer ang masisingil na multa kung may mapapatunayang lumabag sa mga generation companies. Pinagpapaliwanag din ng ERC ang NGCP kung bakit hindi pa natatapos ang 37 proyekto nito. Joan? Yes, Ray, nabanggit nga ni Energy Secretary Alfonso Cusi na meron na tayong sapat na supply ng kuryente. Nasagot ba o nalinaw ba kung matutuloy pa rin yung naunang forecast ng National Grid Corporation na sinasabi na tatagal pa itong rotational brownout hanggang sa Lunes, June 7? Well, base doon sa report ni Rosalie kanina, Jo, nabanggit na ni Secretary Cusi nga na sapat o nababalik na sa normal yung ating supply ng enerhiya. Pero dito sa hearing, nakikita natin base doon sa mga statements noong mga resource persons like NGCP at maging mismong ang mga technical people ng DOE ay nakikita nila kailangan pa rin talagang strict monitoring doon sa mga planta natin dahil may mga hindi inaasahan na posibleng mangyari magkaroon ng outages dahil nga doon sa iba't ibang mga dahilan. Nagkapatong-patong na yung mga dahilan dahil hanggang ngayon, Joan, mainit pa rin ang panahon. So may possibility na talagang mataas pa rin yung demand natin at hindi pa rin naman ganun ka-smooth yung pagdating ng mga materyales at maging ng mga technical people na nanggagaling pa sa ibang bansa. Kaya ang suwestiyon ni Chairperson De Venedera kanina sa ating panayam sa kanya, kung maaari ay talagang mag-train na tayo dito mismo sa Pilipinas noong mga technical people natin dahil marami namang magagaling na mga mekaniko, ng mga Pilipino at maaari na hindi ito magaling sa ibang bansa. Joan.
Yes, and last na lang, Ray, ano, natukoy ba sa ginawang pagdinig ng kamera itong sinasabi na posibleng pananabotahe ng mga generation companies, at nabanggit na din ni ERC Chair Devadanera na meron na silang natanggap na mga paliwanag ng ilang mga generation companies. From there ba, meron na ba silang nakikita na posibleng mapapanagot kaugnay sa nangyaring kapabayaan dito sa power supply situation natin sa Luzon? So far, wala pang definidong binabanggit si Chair Devadanera dyan. Ano? Kanina sa panayam natin, na itinong din natin yun. Ang sabi lang niya, bigyan natin sila ng mga 1 month para masagot ito, dahil aware sila sa ganyang anggulo o sa kanyang argumento na kung merong pananabotahe. At yan naman, anya, hindi nila pababayaan. Kahit na may mga ebidensya na pinapakita, kung ito naman ay hindi reasonable, eh maaaring masabi nila after nung manakolekta nila lahat ng mga kailangang ebidensya, hindi lang niya direktang binanggit kanina kung meron na talaga. Ang reason lang na binabanggit nga ay yung mga pangunahin dito, yung matanda ang planta, yung mainit ang panahon, mataas ang demand. Pero yung angulo ng Joan, hindi pa masyadong tinatas. At maging dito sa pagdinig, ano, wala pa tayong ongoing kasi ngayon yung pagdinig. Wala pang naitatanong na ganyang argumento, Joan. Alright, maraming salamat, Ray Pelayo. Sinimulan na ng mga pulis sa National Capital Region ang paggamit ng body camera sa kanilang mga operasyon ngayong araw. Ayon kay PNP Chief Police General Guillermo Eliasar, hindi lamang spot report ang magiging batayan sa mga isinagawang police operations, kundi maging ang mga video na makukuha ng mga suot nilang mga body camera. At mula sa Mandaluyong City, may report si Lea Ilagan live. Lea, sino-sino ang mga gagamit ng body camera? At sino lamang yung ika nga ay may access sa mga maire-record na video? Floor 171 police units pa lamang ang nabigyan ng body camera ng Philippine National Police. Kabilang dyan ang lahat ng city police station dito sa National Capital Region Police Office. Ayon kay PNP Chief Police General Guillermo Eliasar, wala pa kasing budget ang PNP para sa kailangan pang 34,000 na body-worn camera para mabigyan lahat ng unit at istasyon ng pulisya sa buong bansa. Gayunman, Floor, sinabi ni Chief PNP na doon sa mga mayroon ng body camera, gagamitin aniya ito sa mga police operations gaya ng anti-illegal drugs, pagsisilbi ng search warrant at warrant of arrest, hostage rescue operation, high-risk checkpoint at choke point security operation, sa implementasyon ng court decision, security coverage ng malalaking event gaya na lamang ng eleksyon, ASEAN, SONA, SEA Games at iba pa. Pakinggan natin si General Eliasar. So sa atin po mga kababayan, may protection na kayo sa pang-abuso at kalokohan ng ilan or kukunti naming tiwaling kasamahan. At sa mas maraming bilang ng mga matitinong pulis, may protection na tayo laban sa mga pagdududa at maling akala. Floor, hindi aniya maaaring i-off o patayin ng pulis ang suot na body-worn camera dahil monitored ito sa istasyon at sa command center sa Campo Famec. May kaukang kaso din aniya ang naghihintay kung sasadyaing i-off o i-alter ang nakuhang video. Sa pamamagitan ng body camera worn system, ipakita natin sa ating mga kababayan at sa buong mundo ang tunay na kahulugan ng pulis na Pilipino. Pulis na matapang, pulis na may integridad, at pulis na maasahan kapag hustisya ang pag-uusapan. Sa huli, Floor, sinabi ni General Eliasar na malaking tulong ang body camera at pagbabalik ng tiwala ng publiko sa PNP. Katotohanan ng pangyayari, body cam ang magsasabi. Sa ngayon, Floor, naghihintay naman ang PNP sa ibibigay na guidelines ng Supreme Court para maidagdag nila sa protocol sa paggamit nito. Floor? Maraming salamat, Lea Ilagan.
Naitala sa 4.5% ang inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa nitong Mayo. Kapareho po ito sa naging antas ng inflation noong Abril. At mula sa Quezon City, narito ang live report ni Harlene Delgado. Yes, Harlene, ano-ano ang nakaapekto sa inflation noong nakaraang buwan? Joanne, nanatili nga sa 4.5% ang headline inflation ng bansa noong nakaraang buwan. Kapareho ito, Joanne, ang naitalang inflation noong Abril at Marso, ngunit mas mataas kumpara noong Mayo ng nakaraang taon na nasa 2.1%. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, dahil pa rin ito sa magkakaibang paggalaw ng presyo sa mga commodity groups. Movements ng prices sa 11 commodity groups ay magkakaiba. May mga presyo na tumataas, may presyo naman na bumababa. So for example, mga contributors natin sa pagbaba ng presyo or inflation itong Mayo 2021 ay nandoon sa food basket natin. No? Joanne, pangunahing nag-ambag sa inflation noong nakaraang buwan ang food and non-alcoholic beverages na natili ang antas ng paggalaw ng presyo ng mga produktong karne, partikular na ng baboy at cereal o flour products gaya ng tinapay. Habang tumaas naman, Joanne, ang presyo ng ilang uri ng isda gaya ng galunggong. Bumaba naman ang presyo ng bigas, prutas at gulay. Sumunod naman sa nakaapekto sa inflation ang transportasyon gaya ng pamasahe sa tricycles, presyo ng petrolyo at pamasahe sa jeep. Ikatlo naman sa pangunahing ambag sa pangkalahatang inflation ang restaurant and miscellaneous goods and services gaya ng pagkain, gamit para sa personal hygiene katulad ng alcohol at barbershop services. Bumaba naman sa 3.6% ang inflation sa National Capital Region kumpara noong Abril. Nakapagtala pa rin ang pinakamataas na inflation rate sa mga rehiyon sa labas ng NCR ang Region 5 o Bicol Region na may 7.5%, habang pinakamababa naman sa Region 7 o Central Visayas na may 2.1%. Samantala, Joanne, dagdag ng PSA ay hindi pa nila nakikita ang epekto sa inflation ng pagluwag sa quarantine restrictions at yung naganap na rotational brownout sa Luzon, ngunit kanila anya itong susuriin sa makukuhang datos ngayong Hunyo at sa susunod na buwan. At yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Joanne. Maraming salamat, Harlene Delgado. Dinagdagan pa ang mga law enforcers na nagbabantay sa EDSA busway para sa mas mahigpit na seguridad sa mga EDSA bus stop. Ito ay matapos ang insidente ng tangkang pananaksak sa isang law enforcer ng isang nagpapanggap na pilay. Mula sa Mandaluyong, may report si Asher Kadapan Jr. live. Asher, bukod sa dagdag na law enforcers, ano pa ang mga karagdagang seguridad na inilagay dyan sa EDSA busway ngayon? Yes, aga ilang mga tauhan mula sa Philippine National Police at mga kawani mula sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Ang mga kasama na rin nagbabantay sa EDSA busway, particular na sa mga bus stops. Karagdagan ito sa mga law enforcer mula sa Interagency Council for Traffic o IAC at PNP Highway Patrol Group na una nang nakatalaga para mga siwa sa kaisan ng EDSA busway. Alinsunod dito sa kautusan ni Transportation Secretary Arthur Tugade na humiling ng mas mahigpit na seguridad sa mga naturang pampublikong lugar. Ito ay matapos ang insidente ng tangkang pananaksak ng isang IAC sa isang IAC marshal ng isang lalaking nagpanggap na pilay ngunit nananamantala umano sa mga pampublikong sasakyan at lansangan. Sinumbong ng ilang concerned citizen ng lalaki sa mga nakabantay na otoridad dahil sa umano'y pananakot ito sa mga public commuter para humingi ng pera. Ngunit nang sundan at manmanan ito ng isa sa mga marshal ay naglabas ang suspect ng kutsilyo, binitawan ang dalang supply at nagdulot ng komosyon sa EDSA busway or TIGNA station. Agad namang nahuli ang suspect na ayon sa DOTR ay may pagkukulang sa pag-iisip. Wala namang nasugatan sa insidente ngunit kinilala ang dedikasyon ng naturang marshal mula sa Philippine Coast Guard na si Seaman 2nd Class SN2 Julius Gibran Abundol III. Kaugnay nito, nananawagan din si Tugade sa publiko na makipagtulungan upang masuplong ang mga kahinahinalang individual sa mga pampublikong lugar. Aga?
Okay, maraming salamat, Asher Kadapan Jr. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Awit Kapitulo 31, ang bersikulo ay 24 na nagsasabi, "Kayo'y mangagpakalakas at mangagdalang tapang ang inyong puso, kayong lahat na nagsisiasa sa Panginoon." At yan po ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa nampanig ng daigdig at dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali, mga kasangbahay, stay safe.